So meron tayo ditong 21 na mga spiderlings na kailangan nating rehouse sa enclosure na ganito. Para lahat sila ay ganito ang enclosure, no? Para uniform yung kanilang enclosures. Hindi ganito na iba't ibang shapes ng mga lalagyan na nila. So yun, rehousing marathon tayo today. So tambayling muna tayo dito sa Kitsupelma TV. Okay, so unahin ko na itong pinakamalaki sa lahat. Hindi na ito spiderling. Ang Pumictopus SP, Dominican Purple. Ang X, Pumictopus Cautus. Okay, so dito ko sa malaking tub gagawin itong rehousing natin. Para just in case na mag-bolt sila eh, meron tayong time na mag-react para mahuli sila, no? So meron tayo ditong catch bottles. At yun, start na tayo kay Pumictopus SP, Dominican Purple. Siya yung pinakamalaki sa rehouse natin. Lahat na yung spiderlings. So, ma-attitude to pero hindi siya ganun ka-bolty, no? Medyo pahirapan. Pero kayang-kaya naman. Oops, ma-attitude nga, di ba? Oops, ma-atras. Ayan, sige, pasok na. Ayan. One down. Maba konti. Ayan. Tubigan na natin yung kanyang water dish. At tapos na siya. Ayan, tapos takip. Diba? Easy. Next, itong halapak tira. Pulled crepes. Nag-molto nung isang araw eh. So yan o, pagmasdan nyo. Napaka-vibrant, napaka-tingkad ng kanyang coloration o. Astig, diba? Ang gwapo. Etong kanyang setup, tama ito, no? Talagang fossorial, no? So nagkukaya siya pa ilalim dito. Pero itong bagong setup niya, medyo manipis yung focus, man. Medyo manipis yung kanyang substrate. Pero meron naman siya ditong fake plant para makapag-web up, makagawa ng lungga niya. So, ayun, masanay ito sa medyo dry na habitat. So, itong corner na ito dry. Tapos, syempre, meron din tayong slightly moist na substrate na kokopit. Hindi siya sobrang moist. Kunti lang, no? Siguro naman okay na siya dito na makapili siya. Dry tsaka slightly moist. Sa tingin ko all good pa rin, no? Ayun. So, itong halapak tira pool crepes natin ay laging nakatambay sa bukod na kanyang lungga, Ang mga halapak tira pool crepes, sabi, typical na pet hole na tarantula. Pero ito laging nasa labas. Legs nyo, ang tingkad. Grabe. So, lipatan natin siya. Sensya na kung medyo hindi malino yung kuha sa baba. Pero sa tingin ko yung goods naman Ayan. Pasok ko na. Huwag ka nang lumaban. Pasok na. Ayan. Ayan, diba? Hanip, napakadali. So, wala pa siyang water dish. Titignan ko muna kung saan siya magsasettle. Kung saan siya magsasettle na kanyang lungga. Oops, huwag ka na mag-bolt. Huwag ka na mag-bolt. Takpan na natin siya. Ayan. Etong susunod medyo bolty. Ang Hapalopus SP Columbia. Gross o large. Ayan siya. Oops, kita nyo. Natatakot akong i-house to kasi napakabilis nito Laging nakakatakas. Tapos, ito ang tanging, natatanging tarantula species na nakakagat sa akin. Same size. Tapos yung nakakagat sa akin, pinamigay ko na sa ating tropa na taga London. Pinalayas ko agad. Sana huwag siyang mag-bolt. Yan o, nagbabadya na siya. Oops, oops. Okay. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Nakita niyo, napakaganda niya, di ba? Check lang natin, close-up ng konti. Isang klase ng dwarf tarantula. Hapalopus SP, Columbia. Pumpkin patch tarantula, oops. Okay. Calm down. Wag kang... Uy, nag-bolt na nga. Nag-bolt na nga siya. Nasa ilalim siya ng takip, ng lalagyanan. Catch battle to the rescue. Ayun. Huli siya. Nandun siya. So, ito ang mahalaga sa pag-rehouse ng mga spiderlings o ng mga tarantula, di ba? Catch cup, tsaka catch bottles. Mayroon pa akong isa dito. Talagang prepared ako kasi ayaw kong matakasan ng spiderlings. Napakahirap hanapin. Actually, kahit mga adult tarantula, kapag nakatakas, mahirap hanapin Lalo yung mga old world. Ako, ang bibilis na mga yun. Okay, takip. Uy, kalabas ulit. Grabe. Grabe naman to. Yun, huli ulit ng catch cup, ng catch bottle. Kaya, meron akong nilagay dito na plywood sa edge ng tub natin para mas madali silang mahuli. Ayun siya. Uy, nakalimutan ko palang ilagay yung takip. Takpan natin. Mahirapan ako nito.
Okay. Okay, grabe naman, no? Okay. Yan. Okay, so siguro magamit na yung advantage ng enclosure na to, no? Meron ditong bukasan sa takip. Kaya dito ko kukunin tong water dish mula dito. Ayun, di ba? Kitams, kaling, di ba? Akala mo matatakasan mo ako, ha? Focus ka. Ayan siya. Safe and sound siya. So, ito yung sinasabi ko. Meron tayong manipis na plywood na nakapatong sa edge ng tub para kung sakaling mag-bolt palabas yung spiderling, umakit dito, itigil siya dito kasi maramdaman niya itong harang eh. So, hindi sila basta-basta makatakas, di ba? Yung kapalopos sa speculum kanina ay umakit dito, tapos tumigil dyan, tapos umaba ulit. So, kung wala to, umakit siya dyan, lalabas na yon, hanggang dun, tatakbo siya sa silong ng mga shelf. So, ayun, safe and sound sila dito. At tayo din, hindi tayo mahirapan. So, yun lang guys, share ko lang. Okay, ang next, ang isa sa mga classic na tarantula sa hobby, ang gramustola pulcra. Ayan o. Primal to eh. Ayan, female siya. Napakaganda. All black na tarantula, napaka astig. Medyo mabagal ang paglaki pero solid kapag ang nakuha mo yung female. Nako, isa sa magiging paborito mo to. Gramustola pulcra. Ito na girl, ikaw na. Baba na. Papahirapan ako nito ah. Ikaw na. Yan. Ayan. Lahat na lang eh. Kahit itong considered na beginner, pinapahirapan ako eh, no? So, yun. Ang ating gramustola pulcra. Napakabilis si rehouse. Maganda pang beginner to. Ayan. Tubig. Wala pa siyang tubig. Ayan. Apawin natin ng konti. So, itong kanyang setup, mas marami yung dry kasi mas mahilig sila, masanay sila sa dry na habitat. Pero hindi sobrang dry kasi meron tayong moist na cockpit tsaka water dish. Itong corner yung magpo-provide ng enough na humidity sa kanyang enclosure. So, ayun. Tapunan natin. Next natin ay itong Ornithoctonus aureotibialis. Napaka shy type na tarantula. Isang old world. Dahan-dahan lang tayo dito, baka masaktan siya. Teka na, yan, di ba? Ganda, no? Angas. So, ayun, irehousan natin siya. Nang matapos tayo ng mabilis, panigurado, haba tong video na to. 21 rehousings. Oops. Okay. Chill ka lang. Ayan. Okay, one last look, tapos na siya. Ang Thailand Gold Fringe Tarantula. So, ayun. All good na siya. Ito naman guys, ang Tirinopelma sasimay. Ito yung medyo, yung blue ang kanilang legs. Bata pa siya eh, pero pag medyo lumalaki na ito eh, lalabas yung blue coloration ng kanyang mga legs. Ayun, ilipatan natin siya. Yan. Uy, gumalaw ka uy. Ayan, kala ko dedo na. Ayun, so yung kanyang setup eh, ganun din eh, no? Meron tayong, grabe yung bilis din ah. Meron tayong moist, maraming moist, tapos may konting dry. So yan. Pili ka na dyan ha, kung saan mo gustong mag-settle. Lalagyan ko pala siya ng water dish. Halimutan ko. Hindi naman ito masapot eh. So okay lang talaga ng water dish. Kasi minsan kapag yung mga tarantula eh, kapag masapot eh, pati water dish, sinasaputan. Kaya ginagawa ko yung mga sapot lang ang minimist ko. Tapos doon lang sila iinom. Eto guys, ang Lampropelma nigerimum. So sa tingin ko eh, hindi siya pre-molt. Kasi bukas naman yung kanyang entrance eh, no? Silipin natin siya. Nandito lang siya sa lupa na to. Eto yung bolt ito. So dito natin gagawin ang paghukay sa kanya. Sana good siya. Wala siya. Ayun. Ayun siya guys. Labas na. Ayun. Oops, ang bilis. Ang bilis. Diyan ka lang. Lampropelma nigerimum. Takpan ko lang yan. Skulin natin tong cork bark dito. Ayan. All good na. Ayan. Lampropelma nigerimum. Maganda to paglaki. Okay. Eto naman, isang uri ng New World tarantula. Nag-flick ng kertiketing. Here's
Akan to school ya, balkos na. Isang uli ng bird eater tarantula. Maba na boy. Yan. Yun, ganun lang ko sabi yun, no? Napakabilis. Yan. Etong isang toy, punong-puno ng sapot yung kanyang enclosure, oh. Pangit na. Hindi na siya mapakain ng mabuti. So, isa din sa dahilan to, kaya nirehouse ko sila. Ito ang pangalan nito. Kilobrachis Electric Blue. Diyan lang siya sa loob. Isang old world na bolty. Ayun siya. Huwag na huwag kang magbo-bolt. Okay. Ito kasi mga ito eh, konting sundot lang eh. Takbo na eh. Palaban, uy. Grabe. Uy. Kita niyo, no? May bluish coloration sa kanyang legs, oh, no? Yan. Electric blue, di ba? Lumalabas na yung bluish coloration sa kanyang legs, oh. Ganda. Pero medyo alanganin itong aking posisyon. Match battle natin. Yan. Okay, akit ka. Akit. Akit. Yan. Good spider. Tapos, dito ka bumaba sa damuhan. Tsaka mag-set up ng lungga mo. Gandan mo yung webbing mo, ha? Okay. Okay, oops. Okay. Yan. Oy. Long way ka. Long way. Palaban. Napahirapan ako nito, ha? Yan. Tago ka dyan. Hindi ko alam kung nakita ng video, pero andyan na siya. Yan na natin siya. So, kumain lang ako saglit, no? Tapos pagbalik ko, eto, nadatan ko. Nakapagsapot na agad tong ating Kilobrachis SP Electric Blue. Umabot na sa takip yung kanyang sapot, oh. So, eto ang kinaganda ng enclosure na to, no? Kahit umabot sa takip yung kanyang sapot, hindi na siya maisira, no? Kasi hindi na bubuksan ng buo tong kanyang takip para pakainin siya, no? Dito na lang sa maliit na bukasan dito. May maliit na window dito. Diyan na lang. So, napakaganda ang enclosure para sa mga spiderlings. Actually, dun sa Pilipinas, mayroon nabibiling ganito eh. Si Coco Friend, meron siyang bentang ganito eh. Maliliit na enclosures, tapos mas maganda yung sa kanya. Kasi mas well ventilated yung sa kanya. Tapos, mas maliit ang konti dito. So, pang spiderlings talaga. Tsaka sa tingin kayo, mas makapal yung sa kanya eh. Etong akin, originally eh, walang vent sa takip, no? Ganyan lang siya, plain lang siya. So, yan. Dinagdagan ko lang ng vents sa takip, saka dito sa gilid. Dinagdagan ko ng mga vent holes sa gilid. So, ayun, para mas maganda yung circulation. Kasi kapag ganito lang eh, parang, wala eh, parang minimal yung airflow sa loob eh. So, parang mas at least nang mag-develop ng molds. Para sa akin lang ah. So, ayun, next na tayo. Next, itong ating Stereocrates gigas. Ayun siya. Bagong mold. Ayun yung kanyang mold to. So, kailangan mabilisan lang tayo dito. So, tingin ko eh, uy, bilis lumabas ah. Lumalabas agad ah. Sa tingin ko eh, ilang araw naman na siyang post-mold eh. So, okay lang ito may storbo. Labasin natin siya. Yan, labas. Yun. Galing, napakabilis. Napakabilis na rehousing. Ayan siya. Stereocrates gigas. Malupit din. Ito yung tarantulang lumalangoy. Ito, napaka-bolty ng isang ito eh. Ang Salmopeus cambridgei. Delicates tayo dito. So, dito tayo mag-start sa baba. Kasi napaka-bolty nito. Ayan siya. Silipin niyo muna siya. Ang Salmopeus cambridgei spiderling. Tayo sa baba. Baka siya mag-bolt. Dito ko siya papuntahin sa fake plant para makapagtago agad siya dyan at hindi na mag-bolt ng papalayo. Yan, oops. Pre-molt ata siya eh, no? Oops, bilis, no? Yan, dyan ka lang sa fake plant para hindi muna ako papahirapan. Yun, kala mo ha? Walang bolt dito. Okay, so explain ko lang, no? Itong Salmopeus cambridgei eh, isang uri ng arboreal tarantula, no? Pero itong setup niya ay parang terrestrial lang, no? Pero okay lang yan kasi meron naman tayong fake plant dito eh. Magagamit niya yan para mag-anchor ng kanyang mga dirt curtains. So, papataas yung kanyang dirt curtains. So, yun, parang arboreal setup na rin to. Kaya yun, no worries guys. Okay lang siya dito. Ito guys, mabilisan lang to, no? Tiltocatl vagans. Ito siya. Yan, mukha siyang female, no? Mukha siyang premolt. So, ayun, mabilisan lang to. Typical na docile na tarantula to eh. Well, medyo docile. Minsan kasi moody din sila eh. Ayun.
Nagpatihulog na siya. Ayan. Focus, man. Tiltukatul vagans. Tapos. Sumela naman tayo dito pasaway, guys. Nasa na siya. Ayun. Hapalo po sa SP Columbia. Parehas ito yung nag-bolt kanina eh. Yung nag-muntik ng nakatakas eh. Ayun, bilis. dito tayo sa baba. Katakot mag-diwas ng ganito. Napakabilis. Okay, ready ko lang itong takip dito sa kanto. Tapos papalabasin na natin siya. Hindi ka na. Yan. Napakabilis niya. Tago sa ilalim. Yun. Kala mo ah. Okay. Yan. Solve. Yan siya. Apollo po sa SP Columbia. Kala mo ah. Itong isang to ay ang Ceratogyrus darlingi. Kikita nyo yung sa puti hanggang sa takip. Kaya maganda yung enclosure na nabili ko. Hindi na sila masisiraan ng setup. Ayan siya. Okay. Pasok na sa loob ng bago mong mansyon. Yan. All good agad. So dito siya gagawa ng kanyang setup. Dito sa may fake plant. Panigulado yan. Positive tayo dyan. Ito guys, dalawang gramostola. Rosea red. Dalawang makunat na tarantula. Pero solid pag adult na sila. So ito mabilisan lang kasi hindi naman sila bolty-bolty. Diba? Ang sweet ng kulay, no? Maganda to pag adult na. Sana female silang dalawa. Para sweet. Okay, baba na. Ayaw nila ng bagong mansyon eh, no? Yan. Tapos tong isa. Mabilisan lang din to. Yan siya, oh. Ano? Yan, dyan ka sa fake plant. Yan. Okay, so yun ang ating gramostola rosea red. Parang pares na pre-molt. So yan, no? Pansin nyo, no? Medyo malaki sa kanila tong enclosure na to, no? So yun. Yung kay Coco Friend, mas malit ng konti. Maganda talaga pang spiderling yun. Okay. Next, isa namang arboreal tarantula. Itong Ibirapora diversipes. So, itong enclosure to yung masyadong malaki para sa kanya, eh, no? Pero, obserbahan ko siya, no? Kapag hindi siya makapagsettle, eh, ililipat ko ulit siya sa mas maliit. Yan. Pero, try lang natin, no? Napaka makulay na tarantula. Parang mga avicularias. So, ayun. Sana walang bolty-bolty dito. At ako'y... Yun, ang bilis niya. Yun siya. Ganda, no? Ibirapora diversipes. So, yun. Dito sa takip niya, nilagyan ko ng, binikita ko ng fake plant. Kasi itong Ibirapora diversipes, eh, mahilig tumambay sa mismong ilalim ng takip. Kaya, yan, nilagyan ko ng fake plant. So, kapag sasara natin to, na ganyan, ayan, magkoconnecta yung mga fake plant sa loob, no? So, ayan. Panigurado kong makakapagsettle naman siya dito, eh. Next, itong Harpactera cafreriana. Primult siya. Ito yung nag-iisang natira sa breeding project natin ng Harpactera cafreriana. Nag-iwan ako ng isa para sa akin para may remembrance tayo. Okay. Oops, lumalaban. Pre-molt ka na nga, lumalaban ka pa. Yan, dyan ka mag-setup ng lungga mo. So yan, no? Heavy webber din na Harpactera, no? So na-expect ko na mapupuno ng webcastle itong fake plant dito. So ayan, meron tayong slightly moist na kokopit tapos dry na. So pipili na lang siya kung saan niya gusto mag-setup ng kanyang lungga. Diba? Ganun sila ka-special. May pagpipilian. Eto guys ay H gigas ulit. Nandun siya sa ilalim. Ulit-ulit. Kahit isama natin itong substrate niya sa bago niyang enclosure. Kasi malinis naman yan eh. Yan. So yun siya. Yan. Okay. Pasok. Yan. Yon. Solve. Bilis. Nandun na siya agad sa sulo ko. Bilis. Kurat ako. Kala ko dalawang spiderlings yung nailagay sa loob. Ito yung pinakamaliit sa lahat. Tiltocatul albopelosus. Part din ng breeding project ko to eh. Nag-iwan ako ng isa para sa akin. At yan. Shiny. Dark shiny abdomen na napakalaki. Pre-molt na pre-molt siya. Nasa heavy pre-molt siya. So, bilisan lang natin ang paglipat sa kanya para di na siya ma-stress masyado. Siguro mamaya-maya lang. O kaya bukas eh, magpapalit na siya ng kanyang exoskeleton. Hindi nyo makita guys, no? Napakalit niya kasi. Uy. Bolty-bolty pa rin, no? Kahit heavy pre-molt na.
Ayan. Yun siya. Parang galapata. Napakalaki ng enclosure na to para sa kanya. Pero sa tingin ko, all good pa rin to. Ayan. Obserbahan ko sila. So as long as kumakain yan, okay yan. Oo nga, parang kung magdadagdag kayo ng vent holes, siguraduhin na hindi masyadong malaki. Dapat maliit lang para yung mga 0.5 cm o 1 cm na spiderlings eh, hindi makaka-squeezed out, no? Baka makatak sila. Paalala lang. Ito yung panghuli, no? Wala siyang label. Pero madali kong malalaman kung anong spiderling to kasi kasama to sa ako, sa freebie to sa ating pampabetius mascara na pair eh. So, papanoodin ko to ng ulit yun. Yun. Nandito lang siya. Somewhere. Hanapin natin siya. So, nais ko lang magpasalamat sa aking tropa na si Mick Alana. Salamat sa iyo, Tol. Alam mo na kung bakit. Yan, hanapin lang natin ito si... Kung anumang... Ayun siya. Napakaliit. Napakalaki ng kanyang enclosure. So, first step ko gagawin ito, no? Maglagay ng spiderling sa medyo malaking enclosure. Kaya natin nilalagay sa maliit na enclosure itong mga spiderling eh para mas madali lang mahanap yung mga pre-killed na feeder na ilalagay natin, no? Kaya kapag sa malaki eh, kunyari nandito yung spiderling, nandito yung setup niya, tapos maglalapag tayo ng pre-killed dito, eh hindi nila basta-basta makikita o maramdaman pala. Eh kapag yung pre-killed eh hindi na gumagalaw, hindi na nila maramdaman, no? Papikot-ikot lang sila, no? So, mas okay kapag makikita nyo na kumain yung spiderling, no? Or kung mag-iwan ka ng pre-killed, iwan nyo sa entrance ng kanyang lungga. Doon nyo iwan yung pre-killed para paglabas nila eh, nadaanan nila yung pre-killed na prey. Basta yun, alam nyo na yun, guys. Oops, ang bilis. Okay, kalmado lang, kalmado lang. Okay. Huwag kang... Grabe naman ito. Asan na siya? Ayun siya. So, ang gagawin ko, isasama ko na itong buong substrate dyan. So, nandito siya guys, oh. Focus, yan. Ayun siya, oh. Mayroon pang springtails na kasama. So, ang gagawin ko, iiwan ko na lang itong substrate dito sa may bandang halaman para, yan, para dyan na siya mag-setup. Ayun, lumalabas na siya, oh. Ayun siya, oh. Labas na. Okay, takpan na natin. Yun, walang bolty-bolty. Isa lang ang nag-bolt. So yan ang ating 21 rehousings ng mga spiderlings. Well, yung kasi hindi na spiderlings, malaki na yung ating Promictopus Dominican Purple. Pero yan, successful lahat. Etong label nito, malalaman ko din kapag napanood ko yung video ng unboxing ng Pamabecho sa SP Mascara kasi freebie siya dun. At ayun, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. So, kita nyo guys, no? Napakagandang tignan kapag lahat uniform yung nilang enclosures. Pero, ayun. Maraming salamat at chill lang tayo lagi dito sa Schizo Pelma TV.